Kung ang monumento ni Rizal sa Luneta Park na pangangalagaan, ang palatandaan naman ito ng bayaning si Patricio Mariano na isang nasyonalista at revolusyonaryo, gumawa ng ingay sa social media dahil tuluyan ang napabayaan. Ang mismong marker, binalahura ng puting pintura. Mabuti na lang at may mga grupong naglalayo na bantayan at protektahan ang mahahalaga at makasaysayang lugar sa bansa, gaya na lang ng Escolta Revival Movement. Binubuo kami ng mga iba't ibang member ng community dito sa Escolta, katulad ng mga artists, mga creatives, mga business owners, mga building owners. Taong 2015, sumulat sila sa National Historical Commission of the Philippines na agad namang gumawa ng aksyon. Ang marker, agad na napinturahan at nilinisan. Pero ang tanong, makalipas ang 4 na taon, napanatili pa kaya ang hitsura nito o sadyang wala nang pakialam ang mga tao? Ang half Scottish at half Pinoy vlogger na si Tony, kasama ang Pinoy vlogger na si Sandy aka Lost One, awat daw muna sa pagta-travel. What's up, Magaka Wonder? I'm Tony and I'll see you later, alligator. At mga ka-wonders, ako naman si Lost One at samayo akong tuklasin ang ating kasaysayan. Mag-iikot ulit tayo para hanapin ulit si Patricio Mariano. Asan ka na ba? Tara na! Patricio, where are you? Patricio! Ang dalawa, nagtungo sa Escolta kung saan makikita ang palatandaan ni Patricio Mariano. We found her! Wow! It's in the middle of the street. Natagpuan ni na Tony at Sandy ang marker sa gilid ng tulay na ito sa tabi ng estero. Pinalilibutan ng mga kalat, timba at drum. At may nakasampay pang tuwalya. Patricio Mariano. Well, I was really amazed that it's in the middle of Escolta. It's just by the side of the street, so it's really interesting. Alam mo, kasi hindi sa tulad ng ibang mga marker or mga monument na nasa malinis yung paligid. Then ito, natagi pa siya ng estero. Ang hindi alam ng mga taga rito, ang taong nakaukit sa pananda, isang bayani at malaki ang naiambag sa ating kasarinlan. Mga ka-wonder, alam niyo ba na si Patricio Mariano ay isang mandudula, mamamahayag, makata at isang nobilista? Wow! And he was born in Santa Cruz, Manila in 1877. Ngayon, alam niyo na! Tumutugtog din ang violin si Patricio at isa ring pinto. Malaki yung ambag niya kasi sa katipunan. No? Isa siya sa mga tagapayo ni Aguinaldo at isa rin sa mga kilalang manunulat sa mga pahayagang revolusyonaryo ng panahon. Si Patricio Mariano, isang manilimbag at nagtatag ng isang printing house, publishing house, kung saan ang mga agawa ni Rizal ay nailimbag at kasama na rin yung mga naisalin na gawa ni Rizal kamukha ng No Limitangare at Filibusterismo. Para muling linisin ang marker o palatandaan ni Patricio Mariano, nakasama namin ang grupong Escolta Revival Movement. Hangad ng grupo na hindi na muling mapabayaan pa ang marker, kaya sa pagkakataong ito, hiningi na nila ang kooperasyon ng ilang residente. Ang grupo nagtulong-tulong sa pag-aalis ng kalat at pagtatanggal ng ibang nakaharang para mas madaling mapansin ang marker. Susunod na kami dito yung beautification. Paglagay ng mga pagkatang na palmera at tanim dito sa pagkatang. Tulad ng marker ni Patricio Mariano, pinag-usapan din sa social media ang puntod naman ng isang dayuhan. May mga foreigner kasi na matapos manirahan at mapamahal sa ating inang bayan, hindi na umuwi sa sarili nilang bansa at dito na rin inabutan ang kanilang kamatayan. Ang rebultong ito ng isang banyagang natagpuan sa La Loma Cemetery ang sinasabing matagal nang hinahanap ng kanyang sariling pamilya. So mga ka-wonder, ito yung pinag-uusapang rebulto ni Joaquin Maria Herrera. Siya yung sinasabing master painter from Spain na sabi daw ay nawala no, sa kanyang pamilya. Pumunta rito sa Pilipinas at sinabi nakapagturo sa isang universidad dito at ang pinakasikat na estudyante ng master painter na ito ay si Fernando Amorsolo, ang ating national artist. Mm-hmm.
Itong painting na ito, nabili ko ito sa isang auction house sa London or sa Paris, di ko na maalala. Ito galing sa 1913, pero maganda yung composition niya. So sila ni Juan Luna, sila ni iba-iba mga artist natin, marami silang nagpupunta sa Japan para magpinta. So nagpipinta siya ng mga Japanese women in an interior scene. So matatawag natin na para siyang similar to sa mga trabaho ni Amor Solo. Ang taong nagbigay ng impormasyon sa pamilya ni Joaquin Herrer na nasa Pilipinas pala ang lahi ng kanilang kaanak, ang kababayan nating si Ronaldo Adoptante, nakabase ngayon sa London. Ang ginawa ko, because I know how to speak Spanish because okay. I lived in Bilbao, I wrote to the Prado website and I told them about this master painter. Pagkalipas ang apat na buwang paghihintay, nakatanggap sila ng magandang balita. Nasa Budapest yung mga descendants ni Joaquin because he married when he left Spain, he met a Hungarian lady and because he was a famous painter as well. Pero may plano ba silang puntahan yung... I cannot answer for them, but siyempre kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto nilang makita. And there were questions arising kung gusto ba nilang dalhin somewhere yung remains. I don't think they will do it. They don't want to disturb the thing. As long as it's protected in the Philippines. Malaking bagay ang nagtutulungan at nagmamalasakitan para sa kapakanan ng lahat.